historia. Ni Marianne de barrio. Tingnan niyo, laki mo na, oh. Maria. Dahil ba hindi ako pinayagang umalis ni Tito Fernando, guguluhin mo na ako, Luis Fernando. Ito na ang pinakamagandang balita ko para sa'yo. Pumapayag na si Soraya sa diborsyo. Sino sila? Ngayon ko lang yata sila nakita rito. Pinalayas ang matatandang ito sa bahay nila, eh. Maria, kawawa naman sila. Walang bahay na matutuluyan yung mga matatandang ito. Alam niyo ba kung saan sila pwedeng tumira? Eh di sa bahay ko sa baryo. Talaga, Maria? Oo, syempre naman. Wala na namang silbi ang ginawa mo. Mukhang malakas pa sa kalabaw si Maria. At nagawa pang mamasyal kung saan. Maghintay ka lang, iha. Malapit ng wakas niya. Malapit na. Galing ka sa labas, Maria. Ibig sabihin, mabuti ng pakiramdam mo. Aray! Hindi ko na kaya. Mamamatay niya ako, Vladdy. Hindi ko na kaya. Ano ba nangyayari sa'yo, mahal ko? Ewan ko. Ang sakit. Dito. Vladdy. Vladdy. Ang sakit-sakit talaga. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Ang senyales ng pagbubuntis ay hindi masakit. Siyempre, alam ko yon. Ay, yun ang sabi ni Senyora Soraya. Baka raw yung si Maria, ang taga-baryo, ay nagdadalang tao. Tumigil ka na nga dyan. Tawagin mo si Mama at Papa. Bilisan mo, Carlota! Vladdy! Vladdy! Maria, konting tiis lang. Vladdy! Ay, Maria, napapano ka ba? Aling Lupe. Parang mamamatay na ako. Sabi niya, sobrang sakit daw yung bandang baba ng tiyan niya at namumutla na siya. Pero hindi yon sinyalis ng pagbubuntis. Para na siyang mamamatay. Hindi. Inumin mo ito, iha. Na paano ka, Maria? Anong nangyayari, Maria? Huh? Oh, Diyos ko. Fernando, Senyora Victoria, ang sakit-sakit. Dumating siya ng ganyan galing sa labas. Hindi ka na dapat umalis, Maria. Maganda na po ang pakiramdam ko kanina. Akala ko magaling na ako, Tito Fernando. Oh, uminom ka pa ng tubig, iha. Sobrang sakit ba? Sobrang sakit po. Ngayon lang ba ito nangyari sa'yo? Maria, kaya mo pa bang magsalita? Kaya ko po ito. Hindi mo lang ba naramdaman ang ganyang sakit? Ay, ngayon lang po ito. Nahilo po ako nun at inimatay. Halos bumaligtad ang sigmura ko pero hindi ganito kasakit. Kailangan natin tumawag ng doktor, Papa. Tama, si Dr. Suarez. Oh. Hindi, hindi. Mawawala rin ito. Kailangan ma-examine ka ng Dr. Maria. Hindi normal ito para sa'yo. Oh, Tito. Baka kung ano lang po ito. Hindi ko na kailangan ng doktor. Nakalimutan mo na bang pinilit mo ako na sundin ang mga bilin ng doktor para lang gumaling ako? Pwes ngayon, ikaw naman ang pipilitin ko para gumaling ka. Ay, parang mamamatay ng itsura niya. At palagay ko nagkamali kayo, Senyora Soraya, hindi siya buntis. Sinisiguro kong hindi. Sana mamatay na siya. Ang akala ko nagbago na kayo, pero sa tingin ko, hindi, no? Nagkukunari lang pala kayo. Ipagsasabi mo pa ba yan, Carlota? Ay, syempre, hindi yan, no? At saka hindi ba tayo ang magkasabwat? Tumawag na sila ng doktor. Ng doktor? Ganun na nga, yung kaibigan ng pamilya, si Dr. Suarez. Malapit lang siya rito. Gusto kong pumunta sa kwarto. Kaya mo bang umakyat? Pipilitin ko. Sige, kumapit ka sa akin. Tutulungan kita, Vladimir. Sakit talaga. Parating na si Dr. Suarez. Mabuti na lang malapit siya rito. Saan niyo siya dadali? Sa kwarto ko po, Tito. Gusto kong mahiga. Ingatan mo siya, Vladimir. Danda. Pakidala mo sa kusina. Sige na. Mansyon ng pamilya de la Vega. Carlota, si Luis Fernando ito. Pakisabi kay Mama hindi ako kakain dyan. Kakain kami sa restaurant ng aking kliyente. Ah, kung ganun hindi nyo pala makikita? Anong hindi ko makikita? Ang pagkamatay ni Maria ang taga-baryo. Hindi na siya at namumutla. Pero wag ho kayo mag-alala dahil ako naranasan ko ng magbuntis.
At nasisiguro ko na si Maria ang taga-baryo ay hindi nagdadalang tao. Pero totoo, naghihingalo na siya ngayon, senyorito. Huwag ka eksaherada, Carlota. Siyang nagsabi noon, senyorito. Mabuti pa, huwag niyo na ituloy ang meeting ninyo at umuwi na kayo rito kung gusto niyo siyang makita bago siya mamatay. Totoong sinabi ko, kaya huwag kang matakot, iha. Kahit suriin pa si Maria ang taga-baryo ng lahat ng mga doktor sa mundo, wala silang matutuklasan. Hindi nag-iiwan ang baka sa mga gamot ko. Nakasisiguro kaya ya Kalixta? Siguradong sigurado ako, iha. Noon nga, wala silang nakitang ebidensya. Kanino niyo pa ginamit ang gamot na yon, Yaya? Sabihin niyo sa akin ang totoo. Wala na, iha. Bakit takot na takot ka, Yaya? Sino kong iniisip mong pinatay ko gamit ang damong gamot na yon? Sino? Hindi pa rin nawawala ang sakit, Maria? Hindi pa rin, hindi. Aling Lupe, pahingi ako ng tubig. Sandali lang, Maria. Salamin. Ang balyena. Ang pangalan niya ay Filipa. Respetuhin mo naman ang aking mapapangasawa. Nasa supermarket kasama ni Tomas. Itong pulgas na to, hindi lilipad sa kaba mo. Alam mo ba, winala mo ang pagkakataon mo, Carlota. Tingnan natin kung kanino ang huling halakha. Siya nga pala. Kumusta si Maria? Ay, mukhang mamamatay na. Kaya sa wakas, malapit na mawala rito ang sampid. Ikaw na ang magbukas ng gate, ha? Darating dito si Dr. Suarez para suriin siya. May gagawin pa kasi ako, eh. Ah, siyempre, makikichismis. Hindi. Dahil ito ay mas importante. Ay, maghintay ka lang. Ang mga pakindat-tindat na ganyan ay sinyalis na hindi magandang plano. Matinig ka talaga sa babae, urbano. Pinatay mo ang lalaking nakabuntis sa'yo gamit ang mga halamang gamot na yon, hindi ba? Iha. Sinabi ko sa'yo nakakalkalin ko ang iyong nakaraan hanggang sa malaman ko. Sino ang walang hiyang lalaki na yon, Yaya Kalixta? Si Tita Victoria wala rin sinabi. Siya ay... Masamang lalaki na pinuno ang isip ng iyong Yaya Kalixta ng mga ilusyon at kasinungalingan. Pero hindi. Hindi ko siya pinatay. Minahal niyo ba siya? Mas higit sa aking buhay. At nagwakas sa pagkamuhi? Oo. Higit pa sa pagmamahal ko sa kanya. Paano namatay ang anak niyo? Sa loob ng tiyan ko. At nung araw na pinanganak ako, namatay siya? Sinabi pa sa'yo ni Doña Victoria? Sinabi niya. Oo, totoo yun. Pero ayokong banggitin mo pa sa akin ang tungkol dyan. Masyado lang ako nasasaktan. Sige, Yaya. Sa ngayon, ang mahalaga ay ang kamatayan ni Mariang taga-baryo. Siguraduhin niyo lang na walang maiiwang bakas ang nakalalason na gamot na ginawa ninyo. Mas mahalaga yun. Sa nag-aapoy na galit, sa kasamaan ni Perseus, si Urbano Gonzales ay kailangan mapasa akin. Si Urbano Gonzales ay kailangan mapasa akin. Ang sakit. Narito na si Dr. Suarez. Ay, salamat at nakarating ka agad, Dr. Suarez. Kumusta ka? Mabuti. At siya ang may sakit? Oo, Rodrigo. Hinimatay nga siya kanina sa sobrang sakit ng tiyan. Sige, examinin ko siya. Okay. Totoo bang masama ang lagay ni Maria Urbano? Parang ganun nga po, Senyorito Luis Fernando. Naroon si Dr. Suarez, ini-examine siya. Ay, pag-ibig. Pag-ibig nga naman. Mwah.
na paano si Maria. Hirap na siya. Hintayin natin ang sasabihin ng doktor. Ay, kailangan tulungan mo rin ako ngayon, Urbano. Ikinalulungkot ko, Carlotita. Ang tanging tinutulungan ko lamang. Ay, ang mahal ko. Gusto kong tulungan mo ako sa trabaho ko. Dahil sigurado ngayon may sakit si Maria. Marami ang iuutos nila sa akin. Sabi ko sa'yo, maghintay ka lang. Anong amoy yun? Ang pabamok ko yun. Especially ito. Pamoy? Tama. Kaya naman pala, amoy na to yung unggoy rito. Pero dito, ang naaamoy ko ay patatas at sibuyas. Alam mo ba, Urbano? Ano? Pakiramdam ko, naghahanap si Carlota ng mapupukpuk na mga kawali. Taba, chingching ko. Daganan mo lang yun ng isang hita, mapapatay mo na siya. Ang sabi nila, may sakit daw si Maria. Na paano siya? Anong sakit ni Rodrigo? Anong sakit ni Maria?